Next, media friend, let's call in Mommy Jo Bonsol to ask Hello! her question. Mommy Jo? Hi! Congratulations! Thank you po. Congratulations sa mga guwapo at mga magaganda. And direct na miss kita, direct. Kasi sabi lang ni Alan, direct, grabe. Ano yung experience kasi namin sa'yo, you give us sound bites, you give us some details sa set. Iba yung experience. Naalala mo ba yung Seven Sundays? yung experience namin with you, talagang pinaparamdam mo sa amin yung set. Ang dami mga kwento. At saka yung dun kay, yun sa ano, sa Pampanga, kasama rin sila Alan dun eh. Yung bawat detalye nung itsura, ang sarap nung pakiramdam na experience namin kasi nagkukwento ka on the side. Yung experience on the set, iba po talaga. Tapos, siguro ito yung mararamdaman nitong mga bago, no? Iba yung pag nasa set. Will they be also shooting physically ng ganon na naka-close? Tapos, direct, that's so exciting, ano, for them. Oo. Ipining ko muna sila ng isang buwan. Pero direct, siguro ikaw ang una kong tatanungin dahil medyo hindi naman nagkakalayo. Nung last na nakausap po namin kayo, yung advocacy noon na nagpapa concert kayo yata noon. Did you learn also how to stream from them? Did they teach you? Ano ka ba naman? Oh. Streamer na lola nyo. Bago pa ata kami si Direk. Wala na kasi sa akin naman, streaming is just, you know, letting them see me as who I am. Kumaga, tanggal mo na pagiging director. Yun lang, kulitan lang. Wala. Next question ka, Jo. Siguro po ang tanong ko na lang po sa inyo, Direk, sa kanila pong apat, meron po ba kayong isa sa kanila na medyo may nakikitaan kayo na kakaiba? Kumbaga, siguro hindi nyo in-expect kasi lahat sila individually different eh. Pero merong isang distinct na medyo hindi mo inakala, Direk. Sino sa kanila? Opo, si Riz po. Hindi ko inakalang magtatagalog. Charot! Hindi. The very fact that I said yes to them also. Although, kaklaro ko po, hindi lang ako ang pumili sa kanila. Kasama dyan ang management, ang Kumu, and along with other people and myself, no? But yes, I believed in them. And kung sasabihin kong meron sa kanilang isang nakakaangat, that is unfair for me to say. Mm-hmm. I will not say that and I will never say that. Kasi ina ako eh. So I will not play favorites. Pero favorite ko na po talaga lagi si Riz. Asa rin sa pangtatagalog. You know. Siguro lagot sa akin yan sa pagtatagalog niya. Direct, excited na kami pati dun sa ano. Will you also be bringing yung cast na, you know, yung mga supporting mo na talagang yung supporting mo na bonggang-bongga kasi yung supporting mo talagang kapit na kapit din kami dun eh. Opo, hindi mawawala yun, Jo. Siguro ano ko na yun. Kasi siguro dahil ako bilang tao, sobrang dami talagang kaibigan, no, in real life. Nabibit-bit ko yun sa pelikula ko na parang ang pampasaya ng buhay madalas ay itong mga kaibigan to at ang family. So, being a family person myself, no, nalulungkot siguro ako pag ang project ko putong apat lang. Baka ano, magkasawaan kami, charing. Hindi, but really naniniwala ako lagi sa naidudulot na saya at aganda sa kwento ng other characters na pumapalibot sa kanila. And yes, you will see them.
I'm so excited for that. Yung po yung inaabangan ko, Direk. Saka baka may mga bago ka rin mga support na bigla kami magugulat. Ay, nandun na sa pelikula ni Direk. Oo, oh, antayin nyo. May mga bago. May mga bagong patikim na ngayon ko rin lang makakatrabaho. Wow! Congratulations, Direk. Thank maraming you. Maraming salamat, MJ. Love Thank you. Salamat you, po. Congratulations. Salamat, Mami Jo. Okay, I want to ask Anthony, Reese, Danielle, and Kauri, what was that Kathy Garcia movie na napanood ninyo and made you realize or parang dream na gusto kong ma-direct ni Direk Kathy? Ano yung favorite Kathy Garcia movie nyo? Anthony, ikaw. Ako siguro pinaka-paborito ko yung kay Kuya John Lloyd po. Tsaka kay Alex. Nakalimutan ko yung title. Magad, yung, may amnesia girl ba yun? Ano ba? Tony. Ay, kay Tony pala. Alex, ha? Alex. Sorry. Kay Tony pala. May amnesia girl. Ayun, siguro pala. Actually, madami na po eh. Actually, nung una ko pong nakilala si Direk Kathy talaga, like, sa Hello, Love, Goodbye na din po talaga kami unang nagkakilala. Tapos doon na lang din po ako nag-start manood ng mga movie niya. Tapos, ayun po. At least kahit pa paano, yung first time ko, na-direct na rin ako, na-direct ka isa mga. I know. parang may head start ka na, Anthony, no? May idea ka na eh. Well, kahit onti lang po yung eksena, may naalala po akong eksena na parang naramdaman ko po yung onting rage ni Direk Kathy, yung sa airport na seat po, yung dahil sa angulo ng camera. Tapos, medyo hindi naman ako napag-init. Pero at least kahit pa paano, yun yung pinakagusto ko talagang ma-feel din yung mabigyan ako ng pagka-rage ni ano ni Direk Kathy. Antayin mo. Hindi, Direk Kathy. Antayin mo, ha? Be careful what you wish for. Good ka, Anthony. At least, I'm prepared na po. That wish po. Okay, Danielle, ikaw naman. What is that Kathy Garcia movie? Ako po, favorite ko yung nung una, Barcelona, kasi hindi ko pa po napapanood. Aga, hindi ako director nun. Ay, hindi po ba? Sorry. Kita eh. Pero favorite ko po yung The House of... Huwag ka mag-alala, kamukha ko naman yun. Si Direk Olive yun. Kala ko nga po, Direk, ikaw yung direct ng ano eh. Kala ko ikaw na direct Starting Over Again. Kala ko po dati. Oh, siya rin yun. Opo, si Odin, ano po, diinang din po. Pero favorite ko po yung The House of Us. Lagi ko po pinapanood sa Netflix yon. Sobrang lagi ako naiiyak pag si Ate Catherine umiiyak. Like, sobrang ramdam ko si Ate Catherine. Sabi ko nga po, parang natatakot ako. Grabe po yung pinaiyak ni Direk Kathy kay Ate Catherine. But yun po, yung The House of Us po. Alright. Reese, ikaw. Ako, Hello, Love, Goodbye. On. Kasi when I was watching it and then at the same time, like afterwards, like yung workshop with Direk and then also talking to Anthony, like in-explain niya or nakakwento sila like anong nangyayari sa set and yung mga ganun. And like super na-amazing ko sa like mga backstories ni Anthony kahit like konti lang yung oras niya sa set. Super, ano, parang yun yung nag-click for me. Alam mo, naalala ko tuloy, baka mamaya maging parang ano ka, Sam Milby part 2. You are the one, Direk. That's my favorite Kathy Garcia Molina movie, You Are the One. Oh, talaga? Yes, Direk, yun ang favorite ko. The embassy moment. Okay, Kauri, ikaw naman. Ako yung Hello, Love, Goodbye din. Pero nagustuhan ko yun kasi nakita ko si Anthony dun eh. Thank you. Hello, Love, Goodbye. Naalala ko parang umpisa pa lang ata, nangyayak-yak na ako doon. So, sobrang ganda. Pero after nun, nung nalaman ko na magkakaroon niya kami ng project with Direk Kathy, pinanood ko yung halos karamihan ng mga dinirect niya. She's Dating the Gangster, Direk. Yun ang pinaka-nagustuhan ko din. OG. Diba? She's Dating the Gangster. Iba yun, kakaiba yun. And Hello, Love, Goodbye. And now, kayo, magkakaroon na kayo ng sarili nyo. Love at first screen. Diba? Yun na. Under your belt. Okay.